Hi guys, I'm back on my YouTube channel and for my second vlog, my second video, I'm going to talk about Monstera Deliciosa, yung kanyang part 2. Kung paano, ipapakita ko sa inyo yung nabili namin na Monstera Deliciosa na nagkakahalagang 1,000 pesos ay naging isang mother plant at nagkaroon pa ito ng tatlong supling at yung kanyang unang supling ay isa na ring mother plant ngayon. So, ito pong mga videos ko ay para po dun sa mga plantitas talaga. Makakatulong po talaga sa inyo itong mga care tips, yung mga personal na experience namin sa paghahalaman. So, please like my videos and click on the subscribe and of course, hit the notification bell para po ma-notify kayong mga plantita dyan. Thank you! So, watch my video! So, eto na ngayon guys, ihinilera ko na yung aming mga Monstera Deliciosa. Yan. Ayan po siya. Ayan po sila. Yan. Okay guys, yan. Isa-isahin ko para makita nyo muli. Kasi guys, tandaan nyo po, yung mother plant, usually ang mga mother plant, dahil lagi nga natin silang kinukuna ng anak, syempre, hindi sila maganda tignan. Kumbaga, pangit na sila compared dun sa kanilang mga supling. Pero hindi po yun ang importante dun. Ang importante po dun, lagi nyong tatandaan, yung ugat. So, yan, papakita ko. Naka-flash nga po pala dyan sa screen na yung itsura ng Monstera Deliciosa namin nung nabili namin to. Meron lang siyang tatlong dahon. Tapos, ang itsura niya pa yung parang, alam mo yung dry na dry na parang, ano ba yung clumsy na padalos-dalos. So, tinukuran pa namin ng stick para makatayo siyang mabuti. Although, ito din naman, meron din siyang stick pa rin. Ayan, tinukuran namin. So, guys, ayan o, makikita po ninyo, tignan nyo yung kanyang ugat. Ang kanyang mga aerial roots. Ayun, kitang-kita. Teka, malapit ko sa camera. Ayan. Ayan, guys. Yan. Kaya nga po, sandali lang po, ite-turn ko. Yan. Ite-turn ko kasi kukuhaan po namin to siguro mga 2 weeks. Pinapahaba pa namin or pinapahaba namin ng konti yung tangkay para pag kinat, hindi madadama yung ugat ng mother plant. So, dun yan, dun yun. Ito ang sasakupin na ugat. So, dito ang cut yan. Cutter po ang gagamitin namin dyan. Yan, guys. So, pagkuha namin ng isa pang supling nitong mother plant, doon dahan-dahan lang ikakat namin siya. Kaya nga po, ang pagkuha dyan, ang paghiwa dyan, dahan-dahan cutter. So, magiging, kasi ito eh, itong stem ni, ito siya, itong stem nito, itong magiging, itong anak niya, itong supling, buntis na eh, oh. So, iniintay namin pala, isa pang dahilan kung bakit hindi pa namin kinakat, ito po, itong stem na to, buntis. So, paglabas ng ikatlong leaf niya, so that's the time na mas mahaba na yung stem niya dito. Yun, ikakat namin dun using a cutter. So, magiging isang bagong anak na naman. Mother plant, Monstera Deliciosa, Thailand. So, eto guys, ang kasalukuyang pinapakita ko sa inyo, yung fineflex ko sa inyo, ay yung panganay na supling. Ayan. Ilan na yung leaves niya? Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leaves. Ayan guys, 6 yung kanyang leaves ha. Tapos, isa na nga siyang mother plant. Ayan. Tignan niyo po yung kanyang aerial roots. Ayan. So, siguro, mga 2 weeks from now, ay kukuhain na namin itong supling nito. Yan, dito namin siya ikakat. Kasi ito yung kanyang aerial root to, na mahaba. So, cutter yan dito. So, pag kinuha namin yan, bali, dalawa yung kanyang leaves. Ito, itong dalawang leaves na ito. Yan, perfect leaves yan, guys, ha.
Kaya nga, iniintay-intay pa rin namin na mabuntis yung itong stem na ito. Pero kahit hindi naman yan magbuntis yung stem na yan, basta naka-schedule yan, kakati namin yan dito. Dito yan. So, ang maiiwan, dahil nimang leaves, so yung apat na leaves, pero ito kukunin namin. Siguro mga in 2 weeks time, pinapa-stable lang namin. We are stabilizing the aerial root. So, pag stable na siya talaga, cut na yan. So, yan guys. Yan. Alam nyo, ang ganda talaga ng Monstera Deliciosa. Ay, siya nga pala guys, ha? Gusto ko rin sabihin sa inyo na itong Monstera Deliciosa namin talagang kaya gustong-gusto nilang bilhin, may mga nagpapareserve kasi matibay talaga yung kanyang lahi, magandang lahi kasi po Thailand po ito. Talagang yung seller, nag-i-import siya from Thailand nung nabili namin ito guys. Hindi ito local, makikita mo naman oh yung texture. Tapos hindi rin siya agricultura, kung aware na kayo dun sa mga nauusong halaman ngayon na agricultura. Ito po hindi talaga, Thailand po siya talaga. Kitang-kita naman po oh. Sa kanyang stem. Ay, sorry, sa kanya pong leaf. Ayan, o. Oh, ang laki. Ang laki, guys, o. Oh, ang laki. Ito po, guys. Ngayon, pinapakita ko naman yung dalawang huling supling ng Monstera Deliciosa. Ayan. Tapos, ito po yung isa. Ayan. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ayan. Para makita nyo yung ebidensya, guys. Na talagang naparami namin sila. Kaya lang, itong isa, reserve na to, guys. May pagre-regaluhan kami ng sister ko. Kasi meron po akong pamangkin na doktora na niregaluhan niya ako ng Aglaonema Tricolor Unyamani. Eh, napaganda ko rin yun. Ako, super ganda. Sa mga next vlogs ko, ipapakita ko yon. So, in return, dahil nakapagparami naman kami ng Monstera Deliciosa, ito po yung ipapalit ko, iriregalo ko dun sa pamangkin ko namang doktora. Kasi wala pa daw siyang Monstera Deliciosa. At ito naman pong isa, reserve na. May nagpa-reserve na, bibili na. Siguro by tomorrow, darating na yung nagpa-reserve at bibili niya na. So, kaya mababawasan na. Anyway, meron pa rin kami namang dalawa dun sa, yung isa sa mother plant at yung isa dun sa panganay. So, magkakaroon kami ng bagong dalawa. So, baka yung isa may pagbibigyan din. Okay lang guys, na ipamigay muna namin ang ipamigay para lalo silang dumami, di ba? Pagka hindi ka madamot, lalo kang magkakaroon ng madaming halaman. So guys, bye for now and see you on my next vlog. Thank you!